Saan ko nakuha to? Think of stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Narito po ang video ni Doc Willie Ong kung saan ibinabahagi niya po ang kanyang pakikipaglaban sa sakit na cancer. At alamin po natin kung ano nga ba ang sakit ni Doc Willie Ong. Noong birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy, biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10. Doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi, mga 2 hours or 3 hours. Tsaka iba pang symptoms ko, tiyan po lumalaki. Kailangan nag-burn me. August 20, Tuesday. So, mga 17, 18, 19, that weekend. Kahit mga kumis. Nalangin, loko. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka. Mula pag-upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo, dasal ng dasal, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod. Saksak. Hindi mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makinig ka sa labas. So, yung bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang halaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapag? Nalaman na yung kalaban. Ang pangalan, sarcoma. Very rare. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Naiipit na ang liver, ang inferior vena cava, naiipit pa yung puso. Puso ko na nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Saan ko nakuha to? Think of stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobra ako kayo mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Nungkot ako. Unang, pero hindi. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer. Medyo miracle dapat. Dapat labanin daw ang cancer. Sarcoma. Marami ko nakita ng mission. Mananiniwala ka nyo. Alam ko may Diyos. Alam ko may purpose buhay ko. Gagaling ba ako? Hindi. I don't know. I don't care if I get well or not. Basta ito na panaginip ako ng gabi. Ito nangyari kahapon. Ito nangyari ngayon. Para tayo nasa simulation. Yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante choices ninyo. Free will. Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung decision nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Pag decision nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all. That's all very important. More prayer. Pero din naman ako yung isin na isa. Kung gusto nyo lang pag-asal. Ayun lang. So, mga followers, huwag iiyak mo siya. Sana mag-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion. Huwag magalit. Ayusin ang sarili. Malungkot ako, hindi. Swerte nga ako, may asawa ko nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jenny, si Catherine, si Yenya na mahal na mahal ako. Binabantayan ako. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive.
naging close sa akin din ang anak. Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close. So yan nga po guys yung huling video po ni Doc Willie Ong. Ang tanging maitutulong lamang po natin sa kanya, isabay-sabay po tayong mag-pray, sabay-sabay po natin siyang ipanalangin na gumaling po ang kanyang sakit.